Ayan, magandang hapon po sa inyo, mga kababayan kong Pinoy sa mundo. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo yung mga na-excavate po ng mga bote at nalinis ko na po lahat. Ayan po, hinihintay ko na lang po ang next shipment papunta ng Pilipinas at ready na po siya. Pakita ko po sa inyo isa-isa. These are bottles ng mga na-research ko. Dahil sa England, marami pong breweries noong mga panahon na yon. Ito po, yung iba po, mga 1895, mga beginning 1900 onward. Makikita po talaga sa thickness ng bote. Ibang-iba na po katulad sa San Miguel natin na medyo manipis na po. Ayan po talaga, napakakabal. At saka makikita niyo po, wala po talagang pantay na formation ang mga bote. Pakita po sa inyo, magandang-maganda po siya. Naka-embossed po lahat ang letters. Kung saan po siya ginawa, embossed po lahat. Wala ka po makikita mga sticker. Ganun po na unang panahon. At halika, tara po. Ipabuyo ko po sa inyo ang bawat isang. Ayan po. Ipakita ko po sa inyo nung unang panahon ang mga bote po ng mga alak noon. Sa England po, sabi ko nga po, maraming breweries dahil yun lang po ang way of living nila talaga. So every town, meron pong breweries yan at naka-impose po lahat ang mga name. Ayan po. Pakita ko lang po sa inyo. May mga London po dito. Ayan po. Yan, kung saan po ginawa yung alak. Ito po yung malalaking bote sa likod. Parehas rin po yan. Ayan po siya. Ayan, London Brewery po yan. Parang one year lang po yata yan. Nung 1800, tapos nawala na rin po siya. Ayan po. Nagre-reflect po yung ano eh. Ayan po. Ayan po yung mga collection ko. It varies po sa mga pricing. Ayan po. Ito pong torpedo na to, parang mineral water po siya nung unang panahon. Kaya po torpedo siya kasi yung sa pag-bubbles po yata ng water. Ayan, the Newcastle Breweries Limited. Ito rin po, ito marami na po nagtatanong nitong bote na to. Isang green at isang amber po. Ayan. Hindi ko lang po alam kung sa may shipment pa po ng bago mag-December. Pero malamang po, naka-uwi na po ako ng Philippines bago po siya mapadala. Ayan po. So, ayan po yung mga from excavated sa landfills na punong-puno ng lupa sa una kong vlog. At ngayon po ay pinagtsagaan kong malinis. Ayan po siya. Ayan po yung box na puno po ng mga old bottles or antique bottles of the old breweries here in England. Ito naman po ay mga medicine bottles nung unang panahon. Nung na-excavate po ito sa landfill, punong-puno rin po siya ng mga lupa sa loob. Pinagtiyagaan ko po, pero iba, mahirap na po siya talaga matanggal. Kahit anong babad. Ito, pakita ko po sa inyo nung pagkakaiba nung unang panahon natin. Ito po. Ang tawag po nila ay emulsion. Ayan po, Scott emulsion na nakalagay with lime and soda. Cod liver oil po siya. Yan. Tingnan niyo po yung itsura ng bote. Hindi po siya pantay-pantay. Yung thickness niya, ayan po. At ayan po yung sa
mouth. Ito naman po, Lipton's, London and Ceylon, parang tea po siya na diluted na po. Ang ganda po ng mga bote niyan, pati mga sprout. Tsaka ano po, talagang makapal po. Ito po, pakita ko po sa inyo. Yan. Kita niyo po ba? Fever curer. Siguro para mga gamot sa atin sa mga bata na syrup. Ito po. Ayan. Cup for cough and cold. Ayan. Ayan. Nakakalagay po yung pangalan. Naka-embose po lahat sa bote at kung saan po siya ginawa. Ayan po. Ito, maganda na lang gawin yung flower base. Ayan po. Mga lalagyan po siya ng mga... Ayan po, tingnan niyo po, nakalagay. Tablespoon. Hindi, inahanap ko nga po yung mga guhit kung saan yung measurement ng tablespoon eh. Pero hindi ko po maisip kung paano nila na ilagay po yun. Yan. Ito, galing pa pong California. California Fig Syrup, San Francisco, California. Yan. Nakakatuwa po kung mga kung collector po kayo, matutuwa po kayo talaga. Ayan, oh. Cough cure. Naka-impose po lahat sa bote. Ayan. Ayan. Ready for shipment na rin po siya sa Philippines. At babalutin ko po siya ng bubble wrap isa-isa para dumating po ng safe sa Philippines. Dati po kasi marami na po ako nabasag dahil hindi ko po naibalot sa bubble wrap. Basta nilagay ko lang po siya sa karton, pagdating sa Pilipinas, marami pong nadurog. So, mas malaking trabaho pa po kasi isa-isahin niyo pa po yung mga bubog. Ayan. Kita niyo po yung thickness ng bottle. Yan. Ayan po siya. So, paano po mga kababayan kong Pinoy? At ngayon ay Linggo dito, hapon, alas 5 na po ng hapon, at magandang hapon po sa inyong lahat. Paalam!